Good morning, guys! Grabe, umagang umaga, lakas agad ng ulan. Ay, nako. So, ngayon... Ay! So, ngayon video, ganito pala ang aking daily routine dito sa aking impunan. So, ang una kong binibigay sa kanila, syempre yung kanilang pagkain. Wait lang. Ayos pala to eh. Ang ganda pala pag 2 layers lang, oh. Diretso agad dito sa taas. Hindi na ako maghahanap ng pwedeng patungan. Kasi nung hindi pa ganito setup ko, hirap na hirap ako sa paghahanap ng papatungan nito eh. So yan, sabihin natin ganyan lang sila kadali. Mamaya na kayo ah. Yan. Tapos syempre sa umaga, anong oras na ba? Okay, sabihin natin 7 na. Ang una kong laging binibigay, yung 7, fertility booster, yung successor pellets. So, hindi ko sila bibigyan yung hand feed ko. Bale sa kanila ay, ano pa rin, bird seed lang. So, asan ang aking pantakal? Ito. Ito ang aking pagtakal, isang ganito, 1 tablespoon kada isang lalagyan. So ito na, kompleto na sila dito. Ganito lagi kadami ang nabibigay ko ha. Yan, hindi nila nauubos to yung iba, hindi nila kayang ubusin. Pero kapag hindi nila nauubos to, nilalagay ko sa isang lalagyan dito. Ayan, dito. Well, natatakpan kasi sila na ngayon. Diyan ko nilalagay. Para kapag naubos na yung nandito, eto, kung naubos na yung nandito, pwede na ako kumuha dito. Eto yung mga nadi-dispose na, yung mga naubos, yung mga naging powder, yung mga naging, yung mga hindi nagagalaw. So, ganun lang ang aking ginagawa. Okay. Okay, bigay na natin to isa-isa. Ito, laging nakaabang yun. Gagalit yun. Oh, oh. Kaya natatakot ako dito magbigay ng ano eh, ng pagkain eh. Ang ginagawa ko dito, ipan para lumayo. Ayan. Eh, siguro sa gusto eh, kusong gusto na agad nila kumain. So, itong fertility booster na to, ito ay pwedeng magpataas ng chance na mag-mate yung mga ibon natin. So, ayun na. Nabigay ko na sa kanila lahat. So, kasi may nag-comment tungkol sa no successor pellets. Kung nagtatanong kasi siya kung pwede bang araw-araw magbigay ng successor pellets. So, sa akin ako, araw-araw ako nagbibigay ng successor pellets pero may oras lang. So, kunwari, ngayon. Ngayong alas 7 ako nagbigay ng successor pellets. Hanggang alas 10, okay na yun. Kapag alas 10 na, tatanggalin ko na yan. Kahit hindi ubus yan, kahit di nila naggalaw yan, okay na, ubus nila yan. So, ayun, no. Balik ulit tayo sa sinabi ko. Naputol kasi yung video. So, nagbibigay ako ng ng successor pellets sa kanila araw-araw. Tapos, kunwari, ngayon, alas 7 na, hanggang alas 10 ko lang yan itatagal sa kanila. Kapag alas 10 na, alisin ko na, kahit di nila nagalaw yan. Tapos, kung naubos nila or kalahati lang, kapag na nag-alas 10 na, ilalagay ko nga dito sa lalagyan, dito. Yung lahat mga natira at na mga naging powder. Tapos, mula alas 10 naman hanggang alas 12, pahinga yun. Wala silang pagkain dyan. Wala silang birdseed dyan. Okay? So, kung alas 10 na hanggang alas 12, pahinga. Huwag yun silang bibigyan muna ng pagkain para makapag patunaw sila ng mga pagkain nila sa kanilang mga crop. Tapos, para hindi sila magkaroon ng sapula. Kasi nga, ang successor pellets, ayan, ay malakas yan magpasapula kasi ang ano ng fats niyan at protein. Kaya kailangan ipahinga sila na kahit 2 oras lang. So ganoon ang aking ginagawa ha. Maglagay lang kayo ng pahinga kapag nag-successor pellets kayo, tapos pahinga, tapos birdseed. So kunwari alas 12 na,
magbibigay na ako sa kanila ng mga bird seed, kung anong gusto nilang bird seed. So, ayun. Ganun ako magbigay ng successor pellets sa kanila. Pero ano ba ang benefits ng successor pellets? Ang successor pellets kasi, binibigay lang to sa mga ready-to-breed na nating ibon. So, yung mga nakasalang na, yung hinihintay natin na mag-breed. So, ayun ang aking ginagawa dito sa ibonan. Itong mga to, successor pellets to, mga breeder to. Tapos, yun ang dito sa flight cage, sila pa rin ay bird seed pa rin kasi ayoko mag-mate sila dito sa loob, pero gusto kong mag-sign sila dyan para mabukod ko sila dito. So, ayun ang ang sign doon, ang successor pellets ay para lang sa mga breeder. Okay? So, ito naman ay bigyan na natin ito ng uy, grabe lang. Sisipon na ako. So, dito, sila lang naman ay isang flight cage. So, ang dapat lang sa nila ay birdseed. Birdseed lang. Kahit anong patoka na ipakain sa kanila, huwag lang ang African. Ito, okay na to. Ayan, oh. So, ganyan lang. Dito sa flight cage, hindi sila pwedeng maubusan ng pagkain. Kasi, ang dami nila eh. 2, 4, 6, 8 sila dito. Yung tatlong takal na yun ay kulang yun. Bali, kaya tatlong takal lang muna nilalagay ko para makapagpahinga sila kahit pa paano kapag naubos na to. Tapos, saka ulit ako magbibigay ng pagkain. So, ayun. Sa flight cage, ganoon ang aking laging ginagawa. So, di ba? Sa tubig naman, 30 minutes eh. After ko magbigay ng mga neto, 30 minutes, bibigay na ako ng tubig na may vitamins. Tulad ng, asan na yung vitamins ko? Ito, tulad nito. Selectrogen, pwede na to. Essential vet, pwede na rin to. Saan yung iba? Yan to. Calci. Bio. Multi. Ito, 40. Ito. Ito ang bibigay ko sa nila maya-maya. After 30 minutes na pag kakain nila ng labo. So, ayun. Try nga natin silipin na yung itlog nila mga dito. Kasi nasa labas sila eh. So, silipin muna natin. Mapatingin kami ha. Alright. Good luck. Good luck. Uy. Ilan na to? Ilan na to? So, ayan na pala. So, ito na pala ang laman ng ano nila. Ang laman ng kanilang nest box. Ayan. Yung isa nandadod sa ilalim, natatakpan ng ano, ng neto. Sa ilalim niya, yung itlog. Parang naglilimlim na rin yung mga inakay, eh, no? Oy. Kasi ka, mamaya na kita pakainin after nitong vlog. So, ayun. Ah, yung mga nagtatanong ng successor pellets, ah, ganun ako magbigay. Pero kayo pa rin kung paano ang balak nyo. Kung ilang oras nyo silang pagpapahingahin, okay na yung 2 oras para sa akin. So, kayo, ano ang balak nyo sa successor pellets? Ang successor pellets, ayan, ay nagpapabilis ng pag-mate ng ating mga alaga. So, chances lang to, hindi yung pag binigyan mo, eh, mag-mate agad sila. Hindi po ganun yun. Chances lang kapag ready to breed na sila. Kapag talagang mag-aanuan na agad sila. So, ito. Ang cute nito eh, oh. Yan. Cute ito. Eh, sana
tama yung kanyang mutation. So, ayun. Salamat sa mga nanood sa ating daily vlog. So, ito. Umaga pa lang to. Baka mamaya meron pa tayo. Okay. Baka magdalawang video tayo mamaya. Alright. Ayan. Kita tayo mamaya ang video. Gagawa ko mamaya ang video. Okay, bye-bye. Salamat sa mga sumusuporta. And we'll see you on the next video.